Hi, I'm Clare, and I just want to share 7 of my favorite BTS live performances. Sana you can check them out on YouTube and you can let me know what you think of their performances. Kung meron kayong mga performances na sa tingin nyo, hindi ko na-mention pero dapat na-recommend ko rin, please let me know and leave a comment on this episode. So, unahin na natin. First performance that I really enjoyed, this was from 2017. It's a Cypher medley. Nasa YouTube siya. I think, hindi naman siya sa official channel ng Bangtan, pero medley siya ng mga Cypher songs nila. I think from 1 to 4. And sobrang enjoy ko siya kasi talagang na-feature yung strength ng rap line. And talagang favorite ko yung mga Cypher medleys nila. And sana magkaroon uli ng something similar in the future kung magsasama-sama pa uli sila. I really hope na magkaroon sila ng something similar in the future kasi ito yung type of music na na-enjoy ko rin from them. Alam ko more people enjoy the pop style songs pero malakas din yung strength nila talaga sa rap. Hindi masyadong na-feature. More na na-feature siya sa mga mixtape or solo tracks nila. Pero as a group, itong rap line talaga na-feature talaga yung galing nila dito sa Cypher songs nila. Ang next na i-recommend ko is from 2018. This is from the Melon Music Awards. Itong performance na to, I think, is a medley of songs. Pero ang highlight talaga nito for me is yung performance nila ng Idol. Kasi nagkaroon siya ng introductory part featuring J-Hope, Jimin, and Jungkook. Na ang ganda lang talaga ng flow na from J-Hope to na puro traditional siya na Korean na yung style ng performance nila. Hindi ko kasi ma-explain kung ano yung kay J-Hope na yun, na para siyang parang yung display ng mga Asian dolls na ganyan. Tapos sumasayaw yung iba sa background with J-Hope. Tapos pag pass niya nung scene papunta kay Jimin na may traditional fan dance na ang ganda nung suot ni Jimin, ang ganda nung visual nung fans nung with the dancers. Tapos pagpasa niya yung may mga mask naman with Jungkook. Tapos pagpasa naman niya with yung mga dancers hanggang sa magsama-sama sila lahat, they're all wearing hanboks, yung mga hanbok style outfits, Korean style outfits. Ang ganda lang nung performance na yon, yung combination, yung medley of songs. Itong performance na to, may kasama rin siyang Fake Love, may kasama siyang Airplane Part 2, pero yun talagang Idol, yun talaga yung highlight performance dito sa MMA 2018. And I hope you can check it out kasi maganda talaga siya. So, ang next ko is Melon Music Awards pa rin. This is for 2019 naman. And like 2018, nag-medley sila. Pero this time, meron silang naging parang featuring each member with a certain performance. Hindi naman siya sayaw kasi hindi naman lahat nagsayaw. Pero parang lahat sila may highlight moment na isa-isa silang lumalabas. Tapos may parang light na bumababa na parang star representing each of them. So kada labas may bumababa na star hanggang sa maging 7 na silang lahat. Pagkatapos nun, may biglang lalabas ng mga babae na nagtatapon ng bulaklak. There are men on horseback. Tapos, basta ang daming tao. Sobrang production number talaga siya. And ngayon, yung sinabi ko in the previous episode of the Fandesals podcast na hindi talaga sila nag-half-ass ng anything. Dito talaga, sobrang all-out sila. Makikita mo talaga yung they put so much work into every performance. Ang ganda. Tapos yung performance nila ng Dionysus, which is really one of my favorites, na every time they perform it talaga, ang ganda talaga palagi. Pero dito talagang sobrang ganda kasi dahil ang ganda ng production value talaga for MMA 2019. Sana mapanood nyo rin siya. It's a really long watch, pero it's really worth it. May mga medley rin siya from other songs, pero basta sobrang haba niya talaga, para ka nanood ng concert nila. Pero worth naman siya, sobrang sulit, kasi talagang yung performance nila, yung level talaga, sobrang taas. Yung next performance na i-recommend ko is available on their official channel, dun sa Bangtan TV. It's the stage cam performance for Let Go. It's
one of their Japanese songs na talagang favorite ko. Ang ganda lang ng performance nila nito. Actually, every time they perform this, yung iba kasi hindi na official videos, more of fan cam lang siya. Pero isa siya dun sa mga songs na ang ganda ng choreography. Tapos, ang ganda talaga ng song, yung hugot niya, tsaka the way they perform it, the way they sing it, sobrang ganda. I highly recommend this. Lalo na kung fan ka ni V, kasi marami nagko-comment na iba yung dating ni V dito sa videos na mga, pag nagpo-perform sila ng Let Go. Pero more dito sa 2019 performance na nasa Bangtan. Okay, next song na i-review ko is The Black Swan Dance Practice. This is from 2020, also from the Bangtan TV sa BTS official channel. Itong dance practice na lang ang nirecommend ko kasi ang dami na lang performances ng Black Swan. And ang favorite ko talaga is from the PTD concerts, pero hindi naman siya available online. So, pagtsagaan na lang natin yung dance practice, which actually, kahit sabi mo pagtsagaan, is still one of the best videos, dance performances that they've had. Ang ganda lang kasi kita mo talaga na even sa practice performance level talaga sila, ma-admire mo talaga yung professionalism nila, yung talent nila. O nakita mo kung paano sila sumayaw even during practice. Pero sana if you can catch it on, I think Disney Plus has the PTD in LA, so you can watch it from there. And sana magkaroon na rin ng mga PTD sa other streaming services kasi maganda talaga yung show na yon, yung Black Swan performances nila. Every time talaga, sobrang ganda. Kung pwede magkaroon ng award for best choreography of anything, ito sana, ito marerecommend ko talaga siya. As in, super, super highly recommend yung PTD na Black Swan performance. Kung napanood nyo, you'll get what I mean. So, ang last na i-recommend ko for BTS performances is a video from Music Blood, performance nila ng Film Out. This is in 2021. Pag na-search nyo siya, makikita nyo naman naka-blue sila lahat. Yung theme ng color, yung color scheme nila is blue. Isa rin to dun sa mga favorite ko na Japanese songs nila. And ang ganda lang din, sobrang ganda lang ng song. And dun sa performance nila na to kasi, dinig mo talaga yung mga boses nila. Wala, hindi kasi masyadong ano yung backing music nila. So, umaangat talaga yung mga boses nila. And I think the song highlights din kasi their talents. Kasi nagra-rap si rap line, may moments sila. Yung vocals din ng vocal line talagang na-highlight. So, sobrang ganda lang niya talaga. Ay, hindi pa pala ito yung last. Kasi six pa lang pala itong na-mention ko. So, balik tayo ngayon dun sa last talaga na performance na marerecommend ko. Siguro kaya ito nakalimutan kasi save the best for last. Ito kasi talaga yung super favorite ko na live performance nila. Actually, hindi sila lahat yung kasama dito. Vocal line lang siya. And hindi siya from their official channel. Pero pag sinerge mo siya, makikita niya siya on YouTube. It's The Truth Untold from their Osaka concert. Love Yourself concert, I think. From February 2019. Ano to? Si V, si Jimin, Jungkook, and Jin. So, itong song na to was written yata by Steve Aoki. And, ang ganda lang talaga nung song na yung hugot niya, yung kahit hindi mo naiintindihan yung language, ang ganda niya na on its own. Tapos performed live pa na yung may part dito na nag-harmonize si V kay Jin, and technically, sa original song yata, it's Jungkook who harmonizes with Jin. Ang ganda lang nung dating. Tapos, there's this part, yung instead of going low, tinaas ni Jimin. Pero, ang ganda nung naging dating dun sa kanta, kasi parang mas na-feel mo yung pain and yung hurt nung story nung song dahil itinaas niya. Na ang ganda-ganda lang na parang tuwing naririnig ko siya, parang nafe-feel ko yung pain ng story. Na ang galing na galing ako kay Jimin dito. And actually sa kanilang lahat, pero more kay Jimin talaga dun sa high note na yun. And so yun, that is my favorite performance of out of all seven. So yun nga, if you like this episode, please click like and subscribe. And please follow us on Twitter at The Fandesals, on Instagram at Fandesals, and on Facebook at facebook.com/thefandesalspodcast.
Sana na-enjoy nyo to. And sana if you can recommend other BTS performances na hindi ko na-mention, please let me know. Leave a comment below. Maraming salamat sa inyo lahat for watching, listening, streaming, and for always supporting the Fandesals podcast. Catch you again next time. Bye!